Magsitayo na po ang lahat. Magdalap tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maglanap tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinispos ng kapangyarihan. Anapat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy naudyokan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises.
Narinig namin sinasabi niya, nang templo ay gigibayin itong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit na bana ng pamunuan, iting iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautosan sa akin ay umaaliw, siyang guro nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuan sumunod ng kutusan. Sa utos mong pangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ay mabuti, ituro ang iyong aral. Ampas ako sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pasin ko'y doon ako ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanya bigay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinakainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kaniyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako,
hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kaloob ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Nag-umpisa ang ating ebanghelyo ngayon sa salitang kinabukasan. Ibig sabihin po, bago dumating yung kinabukasan, mayroon nang nangyari yesterday. Ano po yung nangyari? Kaya bakit inumpisahan ng kinabukasan? Ang ebanghelyo po ngayong araw ay karugtong ng ebanghelyong nabasa natin noong nakaraang Biyernes at Sabado na si Jesus ay gumawa ng isang himala na ang tawag po natin dun sa himalang iyon ay pagpaparami ng tinapay, multiplication of the bread. Dahil napakaraming tao ang sumunod sa kaniya at nakinig sa kaniyang pagbibigay ng mga aral, nakita ni Jesus na imposible na mapauwi pa ang mga ito dahil wala silang pagkaing mabibilan. Kaya si Jesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda ay pinarami ito at nabusog ang lahat at nagkaroon pa ng 12 bakol na sumobra. Kaya nang nakita ng mga taong nakikinig sa kaniya na ang taong ito ay gumawa ng himala, lumapit sa kanya yung maraming tao at gusto siyang gawing hari. Kaya nung naramdaman ni Jesus na gusto siyang gawing hari, siya ay umalis at nawala sa paningin nila. Sa dami ng tao, walang nakaalam kung saan si Jesus nagtungo. Maaaring isa na namang himala. Kaya nga po ang ating ebanghelyo ngayon ay kinabukasan. Pagkatapos na ito ay mangyari, ang mga taong nakakain ng tinapay at isda ay nanatili doon sa ibayo ng lawa at muli nilang hinihintay si Jesus. At hindi nga nila ito natagpuan doon. Kaya doon sa pagtawid nila sa ibayo ng lawa, nakita siya ng mga tao at tinanong, kailan pa po kayo rito? Ibig sabihin, nagtaka yung mga tao dahil hinihintay nila at hindi nila makita. Ngayon nung nakita nila, muli nilang tinanong, kailan pa po kayo rito? Napakaganda ng sagot ni Jesus, ang ating poong Nazareno. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yun bang simpleng salita, pero malalim ang dapat nating pagkaunawa? Itong mga taong naghahanap sa kaniya ay nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang himala ni Jesus at gusto nila yung mangyari paulit-ulit na ang kaniyang himalang
pagpaparami ng tinapay ay gusto niyang maulit ng mga taong ito upang masaksihan nila uli ang bagay na kakaiba at bago sa kanila. Pero no, ang sabi ni Jesus, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Klaro, maliwanag at simple ang gustong iparating sa atin ni Jesus, na may mga bagay na superficial, may mga bagay na hindi mahalaga, may mga bagay na nawawala at bagay na nasisira na hindi makakatulong upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang lahat at buod ng Ebanghelyo ngayon ay sumasalamin sa pananalig sa Kanya, pananampalataya sa Kanya, magkakaroon ng katuparan ng lahat kahit na ang Kanyang simpleng salita ay nagiging himala sa mga taong naniniwala at sumusunod sa Kanya. Napakagandang bigyan ng pansin ang dalawang bagay. Una, hinahanap ba natin si Jesus dahil tayo ay nakatanggap ng biyaya at gusto natin sa ikalawa ay muli siyang gumawa nito? Ano ang kaibahan ng dalawa? Ang unang himala na pagpaparami ng tinapay ay galing mismo sa Kanya dahil sa Kanyang awa sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ang kaibahan sa ikalawa, gusto ng tao na muli siyang gumawa ng himala para sa kanila at hindi iyon nangyari. Bakit po? Dahil hindi natin pwedeng i-compel, hindi natin pwedeng pwersahin, hindi natin pwedeng utusan ang kapangyarihan ng Diyos kung kailan siya dapat gumawa ng himala. Katulad ng ating mga karanasan, katulad din tayo ng mga taong ito, na ang gusto natin ay gumawa ang Diyos ng himala ngayon na sa aking buhay. Tayo ang nagko-compel sa Diyos. Tayo ang namimilit sa Diyos na gumawa ng himala ngayon na, kasi kailangan ko. Nahihirapan na ako. Ang dami ko ng problema. Gumawa ka na po ng himala. Paano tayo papakinggan ng Diyos kung tayo mismo ang pipilit sa Kanya na gawin ang bagay na tayo lang ang may gusto? Kaya nga sa kahulihan ng Ebanghelyo, ang unang prerequisite, ang unang requirements upang maramdaman mo ang himala ay ang manalig sa Kanya. Mag-umpisa sa pananalig, sa pananampalatayang ipinapakita sa atin na tayo dapat ay hihingi sa Diyos hindi sa paraang mamimilit ka, kung hindi sa paraang hihingi ka ng awa ng Diyos upang ang himala ay mangyari sa atin. Maghihintay tayo ng pagkakataon at oras. Hihintayin natin ang sagot ng Diyos kung tayo ba talaga ay may pananampalataya at pananalig sa Kanya. Hindi sapat ang isang beses ka lang pupunta sa Quiapo, sa Kaniyang dambana, at sasabihin mong, Poong Jesus Nazareno, maghimala ka sa akin. O diba, di ikaw ang nag-utos sa Diyos. Dapat ang magiging pamamaraan ng paghingi sa Diyos ay mayroong pagpapakumbaba
at may kalakip na paghingi ng awa sa kaniyang kapangyarihan. Kaya nga't binibigyan tayo ng pagkakataon na ang ating ipunin ay ang mga bagay na pangmakalangit at hindi ang bagay na komportable lamang tayong mangyari dahil ito ang ating batayan ng mas malalim na pananampalataya sa poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga namayapa, naway makiisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay.
upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pigig ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng Himala, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be with you. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong lupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bagot wagas, Alleluia. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang nabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalati ka namin.